guys! Welcome back to my channel! Ngayon po ay magpipick a card po muli tayo. Pumili na lamang po kayo ng stone na gusto po ninyo. At kung anong gusto ko iparating sa inyo ng ating tarot card. Ang video ito ay para po sa inyo. Today is gonna be a little something more. I've got a plan in mind. Special thing in store. The light bulb inside my head said, get out and play. 'Cause you never feel this way. It's my lucky day. Hinati ko na po sa apat ang ating pong tarot card. Ito po ay number 1, red crystal. Number 2, violet crystal. Number 3, green crystal. And number 4, yellow crystal. Pumili na lamang po kayo kung anong stone po ang gusto ninyo at kung anong gustong iparating sa inyo ng ating tarot card. Kung kayo po ay nakapili na, unay na po natin ang number 1, red crystal. Sinasabi po dito na ating tarot card na kayo daw po ay minsan nang may nagtraidor daw po sa inyo. At sinasabi dito na ang taong ito ay maaaring lumapit muli sa inyo. Pero binabalaan ka na ng ating tarot card dahil minsan na daw itong nagawa sa inyo at maaaring ulitin niya po muli kung kaya't wag na lang po sana. Sinasabi rin dito na kayo daw po ay magiging wise na tao dahil kayo daw po ay marami na mga pagsubok na pinagdaanan at kung kaya't naging lesson na sa inyo to at dala na kayo na maulit pa muli ang mga pagsubok na inyo po mga pinagdaanan. Sinasabi rin dito na minsan kang may nakaaway at kayo naman ay magkakaayos. May paparating daw po kayong pera. At sa mga dalaga naman na maaaring may maligo po sa inyo na nasa middle age at huwag mo ito papasinin dahil ito po ay may pananagutan na. In short, may asawa na po yan at manloloko lamang ang hangarin po niya sa inyo. At sinasabi rin po dito na may magandang kapalaran kang naghihintay at maraming magagandang oportunidad ang maaaring dumating sa inyo. Mag-iingat ka lamang dahil parang may isang babae na maiinggit sa inyo at maaaring ang hasi nito ay away. Huwag mo itong papansinin or kaya ay iwasan na lamang po siya. Sinasabi rin dito na kayo daw po ay kumbaga unti-unti nyo mararamdaman ang ginhawa ng buhay. Malapit nyo nang anihin ang inyong kasipagan. Bagamat kayo ay medyo tinatamad na sa pagtatrabaho dahil iniisip nyo daw po na kahit anong kayod ninyo ay parang sa wala't wala daw po ito. Yan sabi rin po dito na huwag ka daw po mag-iisip or panghihinaan ng loob dahil makakaisip ka daw po ng pamamaraan kung paano mababago ang takbo ng iyong pamumuhay at sinasang-ayunan ka ng ating tarot card na maaaring eto na ang maging daan kung bakit ikaw ay magtatagumpay. Yan po sinasabi ng ating pick a card number 1. Number 2. Sinasabi po dito na malayo ka naman sa depression. Bagamat may problema kang pinagdadaanan, may pagkabatugan daw po ang inyong karelasyon at maaaring ito ay mauwi sa hiwalayan. Sinasabi rin po dito sa mga single ay maaaring matagpuan mo na ang inyong forever. Sinasabi rin dito na may paparating kang pera. At magandang balita po ito. Sinasabi rin dito na magkakaroon ng bagong miyembro ng pamilya. At maimbitahan ka sa isang okasyon pero hindi ka makakadalo. Sinasabi rin po dito na ating tarot card na mamamahagi ka daw po ng tulong sa ibang tao dahil marami kang magagandang oportunidad na darating at maraming pintuan na magbubukas para sa inyo. At meron ka daw minsan na nakasagutan pero kayo po ay magkakaayos. Parang isa po siyang lalaki. At sabi po dito na ating tarot card na may paparating na balita tungkol sa pera at magandang balita po ito. Yan ang sinasabi na ating pick a card number 2.
Number 3. So, sabi po dito na ating tarot card na ingatan daw po ninyo ang inyong kalusugan dahil maaaring kayo ay magkaroon ng karamdaman or maging ngayong araw na ito ay hindi maganda ang inyong panlasa. May paparating daw po sa inyong kasaganahan at sinasabi rin po dito na umiwas ka daw po number 3 sa tukso dahil maaaring ito maging problema ninyong matindi ang tuksong hindi nyo maiiwasan. Ayan, parang hindi nyo kayang iwasan. Ayan, dahil sinasabi rin dito na kayo daw po ay may manghihingi sa inyo ng tulong at ito ay mapapahindian ninyo. Dahil sinasabi nyo rin daw na kayo daw ay walang pera rin. Kumbaga, wala din kayo. Sinasabi rin po dito na may paparating kang pera at malaking halagang pera po ito, kasaganahan, na maaaring ikabago ng takbo ng inyong pamumuhay. Maring magkaroon daw kayo ng bagong kaibigan at ang kaibigan nyo ito ay parang babalakin yung manghiram dito pero mapapahindian din po kayo nito. Sabi rin po dito na makakaranas ka na purihin ng ibang tao dahil sa kapuri-puri mong pag-uugali. Ikaw daw po ay nalilipasan na sa pag-aalaga ng mga hayop. Meron daw po magyayakag or ikaw mismo ay magyayakag ng paggagala at matutuloy ang paggagalang ito at magiging masaya naman ang paggagalang ito. Medyo lalaki daw po ang miyembro ng inyong pamilya. At sabi po dito ay parang meron kang isang lalaki na makakasagutan. At gusto mo daw na mabago ang takbo ng iyong pamumuhay, ay wala ka pang kakayahan sa ngayon. Pero pag dumating na tong kasaganahan na darating sa'yo, ay mababago dito ang takbo ng iyong pamumuhay. At sinasabi pa nga dito na ating tarot card na giginhawa daw po ang buhay ninyo, huwag daw po kayong mag-alala. Basta umiwas daw po kayo sa tukso kasi parang ito ang magiging worst ninyong problema, yung hindi kayo makaiwas. Kapag hindi kayo nakaiwas, ang dami mga negatibo, marami kang makakaaway, marami mga negatibo na maaaring makamtan nyo. Pero kung kayo ay makakaiwas, ay sunod-sunod ang mga blessing na darating daw po sa inyo. Ito po ay kung hindi pa nagaganap ito, hindi pa wala pa mga pagsubok, ito po ay bigla ang darating sa inyo na ikaw mismo ay mako-corner at hindi ka makakaiwas. Ito yung pinakakahinaan ninyo. Yan ang sinasabi na ating pick a card number 3. Number 4, maraming magagandang oportunidad ang darating sa inyong buhay at biglaan ang swerte na darating sa inyo. Sinasabi po dito sa mga may anak na nakapili po nito ay sakit ng ulo ninyo ang inyo pong mga anak. Parang natututo po silang managot na siya nagiging dahilan kung bakit ikaw ay nalulungkot sa ngayon. At ang problema mong ito sa inyong mga anak ay magtatagal pa. Sinasabi rin po dito ay sa mga nagnanais ng kasal ay maaaring may bigla ang kasalang magaganap. Maging sa inyong pamilya, maaaring may bigla ang kasalang magaganap. Nasabi rin dito na parang meron kang problema tungkol sa usapin ng buhay pag-ibig. Sa mga dalaga, may manliligaw sa inyo na mas may edad sa inyo at sinasabi rito na tunay ang pagmamahal ng taong ito at parang kaya kanyang buhayin. Sinasabi rin dito na huwag ka daw po makakalimot, tumawag sa mahal na Panginoon kasi parang nakakalimot na daw po kayong magdasal. At kayo daw po ng inyong karelasyon ay dumadaan sa madilim na mundo. Ibig sabihin, dumadaan kayo sa mga pagsubok sa inyong buhay. Maaaring may makaaway ka na isang babae. At ang babaeng ito ay mainitin ang kanyang ulo at parang hasi niya lagi ay gulo, problema. Huwag niya daw itong papansinin dahil ang babaeng ito ay maraming problemang pinagdadaanan at naghahanap ng damay. Yan po ang sinasabi ng pick a card natin for today. Salamat po sa panonood. And don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing!